Hello guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano gumamit ng Adobe Photoshop CC 2020 version. Yan. So, ito lang kasi yung kaya ng aking computer, pinaka-maximum na requirements na kaya ng aking computer. Kaya, simulan na natin kung paano gumamit ng Adobe Photoshop CC 2020 version. So, ganito lang yan. At nandito na tayo sa ating interface ng ating Photoshop. At itong pinakabago niyang ang ating create new. Yan. So, pindutin nyo lang siya dyan, guys. So, yan ang pinaka-shortcut natin. Click nyo lang. Yan. So, hindi na kayo pupunta dito sa file. Dito lang kayo pupunta sa create new. At mayroon na siya magpa-pop-up menu. Yan. Sa mga nakahawak na lang dati ng Photoshop. At sa mga hindi pa nakahawak, ito siya. So, mayroon siyang name and title. So, pwede nyo siyang baguhin. Sample. At dito sa document type, click nyo lang siya. At mamaming diyang ibang klase ng document. US paper, international paper, photo, web, para sa mga website. Designer, mobile app designer, mga gumagawa ng video. At mga nagdo-drawing, yan, art and illustration. At ito naman sa mga artboard. So, iba yan. So, at custom size, gustong custom size. So, default size muna tayo. Itong default size niya, 7 inches by 5 inches. At ang resolution niya ay 300 para mas malinaw. Yan, yan ang kanyang default resolution. At RGB color ay para sa screen display. Yan ang tandaan nyo. At ang CMYK color naman ay para sa print display. So, kung napindot nyo naman tong grayscale, so, pag nag-import kayo ng picture, ay magiging black and white na siya doon. Kaya doon kayo magtataka, bakit siya naging black and white. So, yun yun. Kaya huwag nyo yan ang yung pipindutin. So, RGB color lang. Yan. So, at is lang tayo. At ang background contents natin ay white. And click OK. At dito naman tayo sa loob ng ating document. So, dito tayo sa Layers panel. So, itong back naman na to ay nakalock siya. So, pwede nyong alisin yung lock niya sa pamamagitan ng double click dito sa area na to. Double click. At magiging layer 0 na siya. Diba? Wala na siyang lock. At pwede nyo isang duplicate sa keyboard shortcut ay Ctrl plus J. Yan, keyboard. At Ctrl plus J ulit. Yan. Ctrl plus J ulit. Yan. So, marami na siyang copy. So, pwede nyo siyang emerge yung layer na to. Yung dalawa, tatlong layer na yan. Pwede nyo siyang emerge. So, paano natin siya i-merge o pagsasamahin? Simple lang. So, habang nakaselect tong layer 0, yan, nakaselect na ganyan. So, punta lang kayo dito sa layer 0 copy. Pindutin nyo muna yung shift sa keyboard shortcut. Pindutin nyo muna yon. At sabayan nyo ng left click sa inyong mouse. Yan. So, naselect na siya, di ba? So, habang nakaselect siya, pindutin nyo lang yung control plus E sa keyboard o yung control plus E1 sa keyboard shortcut. Control plus E. Ayun na siya. So, na-merge na siya, di ba? So, pwede nyo yung i-delete yung layer na yan sa keyboard. Delete. Yan, di ba? Nawala na siya. So, pwede yung Ctrl J ulit. Para mag-copy ulit kayo. Ganyan ulit siya. O kaya, i-drag nyo lang siya dito. Sa may basura. Yan. Yun. Ayos na. Di ba? Napakadali. At ang susunod naman natin dito sa file ay mag-insert tayo ng pictures. File, and then place embed. Place embed ang gagamitin natin. Yan. At kahit anong pictures and place, i-place nyo lang siya. Yan. Nandiyan na siya, guys, no? So, check lang natin siya or hit enter sa keyboard shortcut. Yan. So, nandiyan na siya, di ba? So, pindutin lang natin yung ating move tool. Ito yung move tool natin. At i-resize lang natin siya. Diba? Nare-resize siya. So, ibang klase yung resize dito. So, pipindutin nyo lang yung left click sa
sa ating mouse. So, hindi na siya katulad ng ibang version na CS version na pipindutin yung shift key sa keyboard. Pero dito, kabaliligtaran ng shift key. Pag pinindut nyo yung shift key sa keyboard, yan ang mangyayari. Diba? So, iba ang mangyayari pag pinindut nyo yung shift key sa keyboard niya. Yan. Diba? So, pag nagkaganyan yan at medyo nabitawan nyo lahat ng inyong pinipindot, yan, at ano nyo yan babalik sa dati, simple lang, escape sa keyboard shortcut. Diba? Ganyan lang. O kaya pindutin nyo yung alt sa keyboard, alt key, para naman sa gitna siya magre-resize. Papuntang gitna naman ang resize niya. Diba? Alt key. Yan. Papuntang center ang kanyang resize. Diba? Dali lang. O kaya pindutin nyo lang itong icon na yan. Yan. Diba? Babalik ulit siya sa dati. O kaya naman, pindutin nyo yung control sa keyboard. Yan. At makikita nyo yan. Diba? Nag-i-isko siya. Diba? Yan. Pindut nyo lang yung dulo. Yung magkabilang dulo. Yung mga tuldok na yun. Na square. O, diba? So, napakagaling. Napakalawak ng Adobe Photoshop talaga. Kahit yung mga pinakabagong version. Yan. Diba? So, pindutin nyo lang ulit yan o kaya yung escape sa keyboard. O, diba? Cancel, transform, o kaya escape. Yan, diba? O kaya naman, mayroon pang isa, control plus alt. Control, asa kayong alt, pipindutin nyo dahil di sa magkabilang dulo naman. Diba? Magkabilang dulo naman yung kanyang mai-eskew. Diba? Tapos dito din naman, control saka alt. Diba? Napakahusay ng Photoshop. Saka, pindutin nyo ulit yung escape o kaya, ayan. Diba? Napakahusay. At paano naman to? Paano naman babaguhin natin ang color ng ating picture? Simple lang. Control plus B, as in baboy. Control plus baboy. Keyboard shortcut. Ayan. So, ayan ang control balance. Diba? Then click OK. Ayun na siya. At kung ayaw naman ninyo yung color, yung kanyang color, pwedeng dito lang. Pindutin nyo lang yung icon na to. Tapos, left click. Hold nyo lang siya. Left click, hold. At i-drag nyo siya dito sa basura na trash icon. Yan. Wala na. Wala na yung kanyang filter. Diba? Napakasimple. Mayroon naman siyang control plus U. Hue and saturation naman. Diba? Yan naman. Yan naman ang keyboard shortcut ng hue saturation. Pwede nyong cancel kung ayaw nyo siya. Diba? Kung gusto nyo mamaging negative ang inyong picture, control plus I sa keyboard. At kung gusto nyo bumalik sa dati, pwedeng control I ulit. Control I. Diba? Ganun lang. At dahil sa dami ng pinilit nating invert, pwede naman nating ibasura ulit yan. Hold nyo lang to. And drag. Yan. Tapos na. Ganun lang. Di ba? Napakadali. At punta naman tayo sa ating text. Yan. Text. Horizontal type text. Type lang tayo dito. Ng kahit na ano. So, yan. So, medyo naging iba yung kulay ng ating hindi natin makita. So, hold nyo lang siyang ganyan yung text nyo kung hindi nyo natin makita. At pindutin nyo lang to. Yan, yung block. Yan. So, makikita nyo siya. Diba? So, ganyan lang. Yan, caps lock. So, sorry for my yan. And then, check nyo lang siya. And then, move nyo lang siya dito. Move tool. Yan.
And then, i-resize nyo lang siya. Ayan. So, pag na-resize naman yan, napakadali. Diba? So, hindi na kayo pupunta dito. So, check nyo lang siya. Pwede dito sa text. O kaya, i-resize nyo lang siya dito. Ayan, diba? Pwede nyo siyang i-resize. Yan, dyan. Ayan, 18. Diba? Pwede move tool. Ito na lang, pang-resize ninyo. Sa text. Ayan, move nyo siya dito sa baba. At balik kayo dito sa text or letter T sa keyboard shortcut, letter T sa keyboard. Pindutin, check nyo lang muna ulit siya. Yon, nung nakita nyo yung icon muna, check nyo muna siya. Yan. At pindutin nyo letter T sa keyboard. Then, baguhin nyo tong ito niya. Yan. Yung kanyang kulay. Diba? At ito naman yung para sa center niya, yung dito sa ating center. O kaya, ayan, kasi hindi kasi naka-center eh. So, check natin siya dyan. Ayan, diba? Okay na siya. So, ayan, yun ang mga dapat nung tandaan sa mga beginners sa paggamit ng Adobe Photoshop CC 2020. Ayan. At meron din tayong mask. Ito, pindutin nyo lang itong mask. Yan. Check nyo lang siya. Yan. And then, ito. Pindutin natin yung brush. Yan. Brush tool. Alisin natin yung caps lock sa ating keyboard. Yan. Kasi naka-caps lock tayo. Yan. Para maging brush yung ating arrow. Yan. Pag kasi white. Yan. So, pag ito, pindutin nyo na yung X sa keyboard. So, swap color. Ito, masaswap yung color na to, black and white. So, pag black, pag nakaselect dito sa mask yung black, yan, may erase siya. Diba? Pag white, babalik ulit siya sa dati. Diba? Yan ang paggamit ng mask. Yan. Tandaan nyo, black, erase, and white, reveal. Yan ang tandaan nyo sa pagmamasking. Yung black, erase, and white, reveal. Diba? So, ayan siya, guys. So, at pagkatapos nyan, isisave na natin ng ating Photoshop. Paano ba natin isisave ang ating document? So, Control plus S sa keyboard. Yan. So, mayroong save on your computer at save to cloud. So, pwede nyo save on your computer. So, dahil meron na tayong nalagay na sample kanina na name, so, isisave nyo lang siya kung saan nyo siya gustong isave na document, kung saan yung folder gusto nyo isave, at Photoshop, so, piliin nyo lang itong save as photoshop.psd. Yan na, yung .psd na yan. Basta save as type Photoshop. Okay, so, marami kasi siya na, mayroon siyang JPEG, kung gusto nyo i-JPEG agad yung picture o PNG, yan. Pero Photoshop muna siya para editable siya. Para pwede siyang balikan at i-edit and then save. So, maximize compatibility. I-check nyo lang siya para pwede siya mabuksan sa mga previous version ng Adobe Photoshop CC. So, click OK. Ayun na, saving na siya. Makikita nyo, saving 99%. At pag nag-100 na siya, Yan, wala na siya. Okay na siya. Ayun na siya. At mayroon pang siya, save as. So, Control Shift saka S. Ito naman yung save as. So, save on your computer ulit. At, punta tayo doon. Nandito na tayo sa folder ng ating Photoshop tutorial. So, nandito na yung sample natin. Di ba, guys? So, i-save natin siya as JPEG. So, makikita natin siya. JPEG. Yan. So, JPEG siya. At i-save mo lang siya. Yan. And then, mayroon siyang quality 8. So, i-maximize mo lang siya. Ganyan. And then, yung preview. Okay lang. Check na. Yan. And then, click OK. At pag nagpunta tayo doon, sa ating folder na yon. Yan. So, Documents 2021. My Photoshop tutorial. Yan. Ayun na siya. Nandito na yung sample. Click nyo lang siya. Yan. So,
ano siya. So, naka, nandiyan na yung ating naka-output na siya. Na, diba? Napakadali. So, pwede nyo siyang i-close. Yan. Close nyo na yung document. At mapupunta na siya dito sa pinaka-home screen. Yan. Diba? At pwede nyo siya ulit. Buksan ulit. Kahit anong oras. Kahit anytime. Pwede nyo siyang buksan. Diba? So, guys. I hope na natutunan nyo ang Adobe Photoshop CC 2020 version sa isang maigsing panahon. At sana natutunan nyo to, guys, at naintindihan nyo. So, subscribe lang kayo sa aking channel. So, subscribe to my channel and click the notification bell for more videos of my tutorial, guys. So, hanggang sa muli!